Get low. Pinas is sports. Welcome back mga idol! Kumusta? Tara, pag-usapan naman po natin ngayon ang tungkol sa bago at latest na trainer sa Amerika ng ating pambato na si Kai Soto. Itong si Coach Stanley Remy. Pero bago pa nito, alamin po muna natin ang mga naunang coaches ni Kai mula nang umapak sa Amerika. Mga idol, narito ang timeline sa mga naging trainings ni Kai Soto. Mula nga po nang sumabak sa napakaraming training sa Amerika, itong ating pambato ay iba't ibang mahuhusay na trainer na ang humawak dito na sa ngayong dahilan sa napakalaking improvement sa skill sets nito bilang isang basketball elite at NBA prospect. At mabalikan po natin ang mga naging trainer ni Kai sa simula pa lamang ng kanyang pagsasanay sa Amerika, una ay sa taong 2019. Emory Sports Medicine Complex, Atlanta, Georgia. Sa P3 o Power Performance Project Gym ng Emory Sports Medicine Complex sa Atlanta, Georgia, isang sikat na training facility sa dahilang ito lang naman ang lugar kung saan nagsasanay ang mga player ng NBA teams na Atlanta Hawks. Sa unang pagyapak nga po ni Kai sa Amerika taong 2019, kung saan siya ay 16 o 16 taong gulang pa lamang, siya ay naghahanda para sa kanyang pagsabak bilang batang gilas sa FIBA Under 19. At sa Emory Sports Medicine Complex mga idol, kanyang naging trainer ay sina Strength and Conditioning Coach Paddy Hugben at Basketball Skills Coach na si Nick Stapleton. Kung saan siya ay todong nagsanay ng 2 hanggang 3 sessions kada araw sa loob ng halos 2 buwan. Ang solo, personalized at customized training program di umano ay inilaan para lamang kay Soto base sa scientific evaluation ng kanyang katawan, potential at skills at ang P3 nga ang siyang mailaan sa programang iyon. Marami ng NBA players ang umasa sa kani-kaniyang pagsasanay sa P3 na nagsasagawa ng assessment, prescription at training para sa mga high school, college at professional na mga atleta na mula sa iba't ibang uri ng sports discipline gaya ng basketball, volleyball, baseball at soccer. Kabilang sa mga NBA players na suki ng P3 ay sina Paul Millsap, Dwight Howard, Kelly Olynyk, Brook Lopez, Jeremy Lin, Jason Richardson, Chris Middleton, Matthew De La Vedova, Thonmaker, Ricky Rubio, Carl Anthony Towns, Zach LaVine at Carmelo Anthony. Sa P3 rin, nakasalalay ang programang pangnutrisyon para kay Kai Soto. Karamihan sa naging aspeto ng pagsasanay at pagpapakondisyon ni Kai sa P3 ay sumentro sa kanyang pagkain o nutrisyon bilang paghubog sa kanyang manipis na katawan at ang footwork, skill set at ilang mga technique sa ilalim ng mga batikan at professional na NBA trainers. Samantala, si Hugben, isang English performance specialist ay may background di umano sa mga sports ng rugby at canoeing. Si Stapleton naman ay isa di umanong Hall of Famer sa Austin P kung saan ay nag-average ng 17.6 points sa 4 taon nito bilang varsity taong 1998-99 at 2001-2002. Ang personal trainer naman ni Andre Blatz na si Rory Jones ay tinawag din upang mag-workout kasama ni Kai Soto. Kasama sa mga pagsasanay dito ni Kai ay ang paunang 2-on-2 papunta sa 3-on-3 at sa huli ay sa 5-on-5 scrimmages naman
katapat ang ilang napiling ex-NBA players at college players. Isa sa dating NBA player na naka-walkout di umano ni Kai Soto sa court ng Petri Gym ng Emory Sports Complex ay ang 6'11 na si Dale Davis, isang 16-year NBA pro na dating player ng mga teams na Indiana Pacers, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors at Detroit Pistons mula 1991 to 1992 hanggang 2006-2007 NBA seasons. Si Davis ay naging first round pick sa 1991 NBA draft. Matapos nito, bumalik ng Pinas si Kai upang sumabak sa FIBA Under-19 World Cup mula June 29 hanggang July 7, 2019 na ginanap sa Heraklion, Greece bilang pinakahuli niyang pagsabak, suot ang uniforme ng Batang Gilas. Sa tournament na ito ng FIBA, si Kai ay nag-average ng 11.7 points at 7.9 rebounds habang nakitabla naman kay Ibo Dianko Baji ng Senegal bilang top shot blocker sa kanyang 3.1 blocks per game na naitala bilang tournament high. Si Ibo Dianko Baji, mga idol, ay isa ring 7-footer sa taas na 7-1, ay isa na ngayong professional basketball player ng FC Barcelona B. Matatandaan na ang FC Barcelona ay nag-alok kay Kai Soto ng kontrata para sa EuroLeague. Ayon sa NBA Draft Room Scouting Report, si Ibo Diomano ay isa sa most intriguing young talents in the world. Thanks to his quick twitch, athleticism, in a chiseled 7-1 frame. It's not every day that you see a player with his physical attributes and he really stands out, just moving up and down the court. He alters the game on the defensive end and is an anchor in the lane. He does a decent job of staying vertical and blocking shot without fouling. The Dikembe Mutombo comparison gets thrown around too often, but with Baji, it really seems to fit. His impact on the defensive end should translate to the NBA level and he'll block a lot of shots in his career. His offensive game is very raw, but he shows the makings of jump shooting ability and ball handling skills. He projects as more than just a back to the basket type of center in the future. For now, he scores mostly on devastating dunks and pace up power moves to the basket. Ayon pa sa draft site, gaya ni Kai Soto, kinakailangan pa di umano na mas ma-hype pa itong si Ibo habang papalapit ang 2021 NBA draft. Si Ibo ay itinuturing bilang rising stars ng Africa na malamang ay sinusubaybayan na rin ng iba't ibang mga NBA scouts. Si Ibo ay pumapangalawa kay Evan Mobley sa listahan ng NBA draft room sa mga sentro habang ang ating pambato na si Kai ay nasa ika-15 o 15th spot para sa 2021 NBA draft. Ngunit bakit po natin isama ang highlight nitong si Ibo, mga idol? Ay simple lamang. Ang kilalanin ng FIBA si Kai kasama si Ibo na isang top center NBA prospect bilang top shot blocker ng FIBA Under-19 ay isang malaking karangalan. Hindi po ito basta lamang na pagkukumpara, mga idol. Ito ay pagkilala base sa mga datos ng liga. At gaya ni Ibo na kinikilala bilang rising stars ng Africa, si Kai naman ay kinilala mismo ng FIBA bilang rising stars ng Asian basketball. Griffin Elite Sports and Wellness State-of-the-Art Sports Facility in Northern Kentucky. Base sa isang Instagram post ni Tyler Carter, isa siya sa mga nag-handle kay Kai Soto sa Griffin Elite Sports and Wellness. At sa aking maikling pagsasaliksik, si Coach Tyler Carter ay isa sa coaching staff ng Huntington Prep Basketball na nakabase sa West Virginia. Ayon sa kanyang Twitter profile, si Coach Tyler Carter ay isang coach, mentor at nagsasagawa ng player development. Isa sa mga sumailalim kay Coach Carter ay ang naging ka-teammate ni Kai sa Ignite na si Jonathan Kuminga. Nakilala ni Coach Tyler si Kuminga sa kanyang freshman years sa Huntington High School. Naturang prep school di umano ay suki ng mga prospects galing China, South Sudan, the Republic of Congo, Canada, USA at Nigeria. The Skill Factory.
November 9, 2019, in-announce ng company Kai Soto ang kanyang pagsali sa The Skill Factory, isang preparatory program na nakabase sa Atlanta, Georgia. Bago pa man sumabak sa mga scrimmages ng KSF, sumailalim muna si Kai Soto sa training sessions sa dating NBA veteran na si Coach Chuck Person. Binansagan bilang the rifleman ng NBA, si Person ay nagtala ng total na 1,223-pointers sa kanyang NBA career, sa kanyang 36.2% sa tres sa kapanahunan niya sa San Antonio Spurs taong 1995 to 1996 season. Bago pa man mabura ni Danny Green noong 2015, hawak ni Person di umano ang franchise record na 190 triples kada taon. Si Coach Person ang naghasa sa 7-footer Phenom sa dribbling hanggang sa 3-point shooting bago pa man sumabak sa TSF. Sa unang pagsabak pa lamang ni Kai ay agad itong nagtala ng 18 points at 12 rebounds sa 65-61 pagkabigo sa Kenyon Martin Jr. lead squad na IMG Academy. Si Kenyon Martin Jr., mga idol, ay naglalaro na ngayon sa NBA matapos ang 2020 NBA Draft bilang 52nd overall pick ng Sacramento Kings na kalaunay na-trade naman pa Houston Rockets. Noong January 21, 2020, tinanghal na MVP sa The King Invitational Tournament si Kai na nag-average ng 27 points, 10.6 rebounds at 4.3 blocks at 3 assists sa tatlong laro. Sa TSF, nahubog ng sto si Kai sa ilalim ni Coach Rob Johnson sa mga 5-on-5 scrimmages at short tournaments kabilang na nga ang The King Invitational. At pagdayo sa iba't ibang lugar sa Amerika para labanan ang mga top high school varsities na pinili ng TSF. Dito ay binigyang laya si Kai ni Coach Rob upang hasain sa kanyang natural na posisyon bilang isang mobile big man na kung saan siya ay isa sa naging sentro ng opensa ng team. Nasasabing nagawang mailabas ni Coach Rob ang tunay na potensyal ng isang Kai Soto dahil sa pagdomina nito sa mga laban nila sa TSF. Basketball Without Borders o BWB. Pebrero 2020 na imbutan si Kai sa Basketball Without Borders o BWB Global Camp na ginanap kasabay ng NBA All-Star Weekend sa Chicago, USA. Ang BWB, mga idol, ay isang event kung saan ay sama-samang nag-iinsayo ang mga piling elite prospects mula sa iba't ibang bansa. Ang event ay partnership ng FIBA at ng NBA. Well, sa camp na ito, iba't ibang mga NBA caliber trainers at skill coaches lang naman ang mga nakasalamuha ni Kai, kabilang na ang mentorship mula sa mga BWB alumni. Kabilang sa mga naging mentors ni Kai sa BWB ay sina Pascal Siakam ng Toronto Raptors at Taco Fall ng Boston Celtics, mga kinikilalang top centers ngayon ng NBA. Mula sa mga exercises ay isinabak ang mga ito sa isang short 5-on-5 na tournament kung saan ay pinaglaban-laban ang mga top young elite prospects.